Ngayong Wednesday, another day na puno ng fresh chikahan. Ang hatid namin. Malat. Malat ako sa Jingle Bell Rock. Dito na, Mercats. Ganda na eh. Ganda na eh. Kahit midweek na, full tank ang good vibes na hatid namin sa inyo, mga Dabbercats. Ang kailangan nyo lang pong gawin, tumutok, mag-chill, at makihula sa kwentuhan natin. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhang hindi basta-basta dito sa Bawal! Judgmental Bawal! Alake! Oh! Kata ka muna! Hey, Jingle bell, jingle bell, jingle. Ikaw naman yun. Bukas po ulit ha, mamala. Oo. Bukas ulit na. Balik na rin naman natin, Rock Jingle Bell. Kilalanin na natin mga kasama natin kumilatis. Nag-audition online. OFW from Bahrain. Pasok! Hello, Dabang Ads. Ako po si Romel Rillon, isang OFW mula sa Bahrain. At naniniwala sa kasabihang walang salitang pagod dahil sa isang OFW katulad ko, basta sa kinabukasan, lahat kinakaya. Salamat po. Ganda ng rhyming, ano? Inaral niya yun. Romel, aling ka rito. Ilang taong ka sa Bahrain? Usap muna tayo. Hello po. Ilang taong ka sa Bahrain? Ano na po, mga 7 years na po. Ano ang naging trabaho mo sa Bahrain? Una po, isa po akong waiter, tapos po na-transport po ako bilang isang assistant bowling technician. Bowling technician. Yes, anong eksaktong trabaho mo sa bowling? Ano po kami, nag-ooperate po kami nung, ano, ng machine sa bowling. And then sa tinataas yung mga pins. Sa computer po. Bali kami po yung nag-operate po ron. And then nag-ask na rin po ng mga bowlers po. Mm-hmm. Kailan ka bumalik dito? November 14, Tuesday po. Kababalik mo lang. Kababalik lang po. Mapainintay mo, balik ka ron. Hoy, wag mo na! Baka dito siya magpasko? Dito na po. Sa dinawari na po yung balik ko. Pero may kontrata ka pa? Meron pa po. Bowling ka? Basic lang po. Pero yung mga kasama ko po, mga Pilipino rin po, mga ano bowlers. Average mo? Average, sir, ano po ako, senator, ano po ako yung assistant technician po. Bibigyan kita ng bibigyan kita ng clue, ha? Ang kausap mo ay champion. Oo nga po, isa nga po. Alam mo ba na, nandoon kaming tatlo sa Bahrain? 1980 yata yun. Bahrain, yes. Bahrain. Wala pa mga buildings. Nag-show kami. Disyerto pa lang. Kaya tinanong kami ng mga tao ron, anong ginagawa nyo rito? Wala, nagpunta lang kami. Nag-show kami. Grade school pa lang ako nun. Oo. Oh. Wow! 1980, no? Okay, ganun. Okay. Ikaw, Pepe, asawa? Meron po. Ilan ang anak mo? Isa po. 16 years old. Shout out. Shout out sa anak ko sa Laguna po. Sa Laguna. Okay. Sige, good luck. Ikaw ba yung judgmental? Depende po sa sitwasyon. Paminsan-minsan. Okay, very good. At ito pa. Ito ang hawakan mo. 30,000. Ay, no po. Yun. 30,000. Galingan mo sa pagsagot. Pag-isipan ng mabuti. Pakiramdaman mo. Abo. Dahil kapag mali ang iyong sagot, minus 10,000. Huwag ka tumayan. Simulan na natin ang round 1. Talasan mo lang ang pakiramdam dahil ito na makakasama natin yung magdala sa'yo ng swerte. Dabbercats, pasok! Sam, no? Hello, Dabbercats! I'm Sam, and naniniwala po ako sa kasabihang mahirap kalabanin ang katamaran, kaya kinampihan ko na lang. Tama ka doon. Next! Hello, Dabbercats. Ako po si Lian, na naniniwalang in the beginning, God created the heavens and the earth. Biblika. Sa Biblia yun eh. Good afternoon, Dabbercats. My name is Alex, and naniniwala ko sa kasabihan na kung marami kang problema, kaka-cellphone mo yan. Ang tanong, nagpaalam ba kayo sa mga magulang nyo para ang babata pa nito? Bigyan ka pa namin ng chance sa mas makilate sa mga kasama natin today. Tingin na muna, children, tingin kay Romel. Okay, tama na yan. Sana
ang tama ang pakiramdam mo. Para sa round one, alamin natin ang tanong. Ang tanong! Sino sa kanila ang may dalawang inventions na nagkaroon na ng international awards? What? Mga young inventors pala to. Mga inventor pala to. Barkada ni Gary Vasquez yan. Oh, inventor. Wow. Okay, Romel, ha? Narito ang mga pagpipilian mo. Raisa? Pwede pong si Sam. Sam kaya? Andiyan rin po si Lian. At pwede rin si Andrix. Isa sa kanila may dalawang inventions na nagkaroon na ng international awards. 10 seconds to decide. Romel, your timer starts now. Sino? Si ano po? Yung sa dulo? Turo na turo. Baka ma... Si Andrik po. Sino? Si Andrik. 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 Yun, si Andrik. Bakit? Dahil po sa parigay ko, sa tingin ko, para siyang scientist eh, dahil sa ano niya? Then sa buhok? Kung scientist, dahil sa buhok? Parang sa ano eh. Judgmental. Parang buhok eh, ba, Einstein. Hindi ka ba nadala nung sinabi ni Leon na God created the heavens and the earth? Creator. Invention na binag-uusapan. Hindi ka nadala nun? Oo nga. Karing talaga ni Tito si. Anyway. Okay, is that your final judgment? Yes. Ayan, nagdalawang isip ko lang. Sorry. Binilo ni Tito. Sorry, hindi. Bata ko nakialam. Bilisan mo, tumutubo na yung buhok mo. Dali. Si Andrik posing. Si Andrik. Si Andrik. Final judgment. Lock it. Si Andrik nga ba? May dalawang invention na nagkaroon na ng international awards. Alamin natin. Ay! Check or X? Nako, ako ay mahula ako. Oh no! Mali! Pahingay 10,000. 10,000. Bale, naku, may 20,000 ka pa. Alagaan mo na yan. Ipinili niya si Andrix, kausapin natin. Andrix, hello. Hello po. Andrix, hinahanap namin yung meron dalawang inventions na nagkaroon na ng International Award. Ikaw ba ay inventor? Yes po. Nang ano, Andrix? Nang water recovery urinal po. Water recovery urinal. Yes, nanalo ka na ba ng kahit anong award or kahit saan competition? Nanalo na po ko ng isang beses po sa International Award po. Isang beses. Wow. Pero dalawa yung hinahanap natin na inventions. Andrix, paano nagsimula yun? Yung interest mo sa pag-i-invent? Nung ano po, elementary po ako. Ilan taong ka na ngayon, Andrix? 15 po. 15? Bata. Paano ka napunta sa sitwasyon na yun na gusto mong maka-invento ng, ano ulit tawag doon, Andrix? Water recovery urinal po. Oh, water recovery urinal. Paano ka napunta doon? Paliwanag mo, tumatakbo yun? Tumatakbo po siya using evaporation and condensation process po. So, bali, papainitin po namin yung urine. Tapos kukunin po namin yung gas po nun. Tapos once na na-moist na po yung gas ng urine, mag-turn po siya again into water. Tapos mag-ano po siya sa filtration para po clean yung nakuha po namin gas sa urine po. Intindihan nyo? Di po eh. Na-imagine mo sa evaporation. In layman's language, napapakilamang pa uli yung water na laman nung urine. Yung inihi. Okay. Pati yung urine. No. Opo, yes po. Bakit ito yung naisip mo, Andrix, na i-invent? Naging motivation po namin yung sa school po namin kasi always po kaming walang tubig. And naisipan din po namin yung mga sa ibang country. Pati rin po dito sa Pilipinas, sa mga yung mga kulang po ng tubig, lalo po sa Africa po. Kaya po, naging motivation po namin yun na gawing, yung waste po is gawing water para po pakinabangan yung waste kaysa po matapon lang po sa, di po pakinabangan, kumbaga.
Ang galing mo, Andrix, kasi sabi mo 15 ka lang ngayon. Yes, so ilang taon ka nung sinimulan mong inventuhin to? Na-invento ko po yun last year lang po, noong November 2023 po. Bago lang, tapos yes, sinali mo na agad ng competition? Opo, sa Thailand po, international. Oh, wow! Nalalo ka, gold. Silver medal lang po and with 2 special awards po. Uy, congratulations. Bukod doon, meron ka pa bang mga ibang inventions o mga gustong inventuhin? Meron po kong latest na invention po ngayon. Ang tawag po siya is ultrasonic sensor for the blind po. Oh. Ultrasonic sensor for the blind po. Ultrasonic sensor for the blind. Yes po. So, wearable device po siya. So, sinusuot po siya sa kamay. So, gloves po siya. Then, once na na-detect po ng ultrasonic na may object or wall sa... Mababangga. Yes po. Within 100 millimeter, tutunog po yung buzzer para po malaman na merong wall po sa harap niya. Okay yun ah. Ang galing. Paano ka napunta naman sa ganong interest ng invention? Meron ka bang kakilala na... Yes po. Meron po akong naging friend po na bulag po and lagi po siya na... gumagamit po kasi siya ng stick for... Ng crane. Opo, ng crane po. And then, lagi... Ang problem po dun is lagi po siya nakakatama ng mga nasa paligid niya. So, mas naisipan po namin na gawing parang gumawa po ng wearable device na hindi makaka-affect sa paligid nung blind peep, nung blind person po. Uy, maganda rin yan. Pero Andrix, 15 years old ka pa lang. Sinong katulong mo sa paggawa? Saan ka nakakuha ng mga materyales? Yung advisor ko po sa robotics, si Sir Floyd po. So, since last year, yung project mo na yun, si Sir ang kasama mo. Yes po. Pati itong bagong ginagawa mo ngayon. Yes po. Uy, shoutout mo si Sir. Ay po, shoutout po kay Sir Floyd. Sa advisor ko po dyan sa Dr. Juan G. Norasco High School po. Andrix, mabalik tayo dun sa una mong invention. Gaano katagal mo nabuo yun? Bali, mga 3 to 4 months po katagal kasi may automation din po yun. So, may robotics din po siyang halo. Yung robotics po niya is Bluetooth, relay Bluetooth module. Ano po. So, once po na sinabi mo po sa cellphone naman na turn on, turn off, automatically magpa-function na po yung ano po, yung product po namin. Automatic, parang Alexa. Yes po. Pwede mo nang, pwedeng i-ano mo na lang, sabihin mo na lang kung anong gagawin. Yes po, turn on, turn off lang po. Then, mag-start na po yung boiling na process po. Pwede mo mag-invento ko ng Alexa na lumalaban. Alexa, turn on the lights. Sasagot, ayoko. Ano eskwelahan mo, Andrix? Dr. Juan G. Norasco High School po sa Tondo. Okay. Sa Tondo. Opo. Okay. Kanino ka humihingi ng feedback, Andrix, sa mga inventions mo? Sa mga kaklasik po, sa loob ng din po ng school po namin. Meron na bang kumontra na nagsabi sa'yo na hindi maganda yung invention mo, mag-isip ka ng iba? Hindi mag-work. Meron bang mga nagdududa sa mga ideas mo? Wala pa naman po. Gusto mo ba? Uy! Huwag ka! Dapat tuloy lang. Baka meron kang tips sa mga young inventors, Andrix, sa katulad mo. So, sa mga tips ko lang po sa mga young inventors is pagpatuloy nyo lang po yung mga invention ninyo. Kahit mag-fail po siya, kung nakikita nyo naman po yung possibility or yung potential ng product ninyo, pagpatuloy nyo po siya dahil may mga possibilities po na pwede nyo po siyang ilaban and magkaroon po kayo ng mga opportunities gamit yung nung invention nyo na yun. Bata pa lang si Andrix, talaga namang bright ang future mo. Ambaan pa namin yung mga iba mong invention, ha? Balikataan mo kami. Thank you, Andrix. Thank you, Andrix. Kung hindi si Andrix, sino sa dalawang natitira? Si Samba o si Lian na may dalawang invention na nagkaroon ng international awards. Yun sa sinabi ni Tito. Si Mel o si Samba o si Lian. Ito na, alamin natin. Si Sam! Si girl! Mali din naman, Tito Sen yung sinabi niyo. maliligaw siya ron eh, sa ano yun. Sam! Hello po! Congratulations! Thank you. Grabe po naman. Dalawang inventions at nanalo ng international award. Yes, anong mga inventions to? Yung una ko pong invention is ginawa ko po siya nung grade 6 po ako, elementary school po. Itinatawag po siyang flood detector po. Tapos yung current invention ko naman po nung grade 10 is yung digital farmer po.
Uy. Flood detector. Oo, doon muna tayo. Oo nga, ate. Grade 6 ka nung na-invent mo. Bakit at paano mo na, paano ka nag-come up ng ganung invention? Yung sa school garden po kasi namin nung elementary po is nagbabaha po siya. So gusto po naming malaman, makatulong po, na ma-alert po yung mga tao sa school na kunin na yung mga nakatanim doon bago pa po tumaas yung baha. Yun po. Paano siya nag-a-alert? Nag-iila or may announcement? Yes po. Meron pong mga wires doon per level po. Kapag yung first level po, yung mahabang wire, iilaw po siya. Hanggang sa mag-fifth wire po, yung sa fifth wire naman po, yung pinakamataas na na-flood, meron po siyang alarm para ma-alert po talaga yung mga tao sa paligid. Ang galing ah. Ito yung nagpanalo sa'yo ng International Award. Yes po. Kailan at saan tong competition na to? Sa Thailand Inventors Day po, noong 2020 po. Ilan taong ka na, Sam? 16 po. 16? Noong 16, nanaknak pa rin ako niyan, ate. Grabe, 2020, ibig sabihin, 12 years old ka lang noon. Nung na-invent mo at nanalo ka, wow. Sinong tumulong sa'yo noon, Sam? Kasi bata ka pa lang. Yes po, yung advisor ko po sa science po. Si Ma'am Tobias po. Si Ma'am Tobias? Uy, edi, kailan nyo unang nagamit? Anong bagyo nyo nagamit yung flood, ang tawag ito? Flood detector. Oo. Yung flood detector po kasi namin is prototype lang po. So, hindi pa po siya nagagamit sa mga malakihang floods po. Ginagamit po namin siya sa school lang po. Tapos yung pangalawa, Sam? Yung digital farmer naman po, ito po siyang robot po na nakokontrol mo yung movements using your phone po. Ikokonnect mo po yung device sa phone mo and pwede nyo na po siyang pagalawin. Tapos pwede nyo pong mapindot doon yung dig, yung soil, yung seed, and yung water po. So kahit po malayo ka dun sa sakahan mo, hindi ka na po maiinitan kasi kinokontrol mo na lang po siya gamit yung cellphone mo. Ito, ano namang nag-inspire sa'yo, Sam? Ito naman po, marami po kasing mga students sa amin na pangarap maging lawyers, mga journalists, mga ganun po, artista. Pero karamihan, wala na po halos nangangarap maging farmer po. Kung sakali po na mawalan tayo ng farmers, magkakaroon po tayo ng food scarcity po or kulang po tayo sa pagkain. So, naisip ko po na yung cellphone po na lagi nating hawak, pwede na po natin siyang magamit para makapagtanim po ng mga pagkain. Grabe, Sam, ilang taon ka nung naisip mo naman ito? Last year din po, so 15 years old po. Wow! 15 years? Eto, nilaban mo rin to sa international yes, competition. Po. Saan so, naman? Naniniwala ba kayo? Parang hindi po siya eh. Hindi po eh. To see is to believe. Oh, yun na nga po, paano namin makikita, bossing? Aba, eto, panoorin natin, meron daw. Hindi po siya. Okay, mabibigla. Digital farmer one. Kaya siya. Nagkocontrol niya ang cellphone. Naniniwala na po kami, bossing. Okay. Naniniwala na ako po. Rin. Yan ba, Sam? Hindi mo ba na padala sa ano? Sa na paalam sa Department of Agriculture? Hindi pa po. Kasi pwede pa po namin kasi siyang i-improve. So, i-improve po muna namin siya bago po maka-help po sa ibang farmers po. Oo, pero kasi pwede silang magbigay ng funding. Yes. Tama. Para mas ma-improve niya pa. Di ba? Okay. Ano pa ba, Sam, yung mga naiisip mo pa na invention na gusto mong gawin? Hindi na po ako lalayo sa field po ng agriculture po. Siguro po, ang magandang i-improve pa po yung katulad po ng flood detector. Ito naman po yung kunwari, magkaroon po if ever ng parang fire po sa may field po, ganun. I-a-alert po ng parang detector, tapos automatic po siyang tatawag sa cellphone po ng may-ari. Ganun po. Talagang kahit saan ka pumunta, basta dala mo yung cellphone mo, ma-alert yes, ka ng mga ginawa ni Sam. Tsaka lahat ng invention niya talagang related sa agriculture. No? Ano yes. bang dream mo, Sam? Anong gusto mong maging pagtanda? Ano po? Journalist po. Very okay good. Yun. Oo, ate. Okay yun. Ito na lang, Sam. For sure, sa age mo na yun, 15 ka lang, maraming humahanga sa'yo. Anong mga tips mo sa mga gusto rin mag-invent katulad mo?
yung gaya nga po ng sinasabi ng advisor ko po sa research, Grace, under pressure po. So, lahat po ng pagdadaanan nyo is part po ng process. So, don't give up po. Yun lang po. Good luck sa'yo, Sam. And thank you. Sana marami ka pang ma-invent. Thank you, Sam. Thank you. Lian! Lian, alamin natin. Ikaw naman. Ano, may na-invent ka rin ba, Lian? Hi. Hello? 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 Hi. Sino to? Sino to? Lian po. So, masagot! Yung na-invent ko pa lang po is yung SAFER, which stands for the Stair Assistance for Everyone's Recovery. And na-represent ko na po siya at best regionally po, yung prototype as well as my research po doon. Stair Assistance for Elderly. Eto, nanalo ka na rin dito daw, Lian. Tama ba? Yes po. Ni-represent ko po siya sa Regional Science and Technology Fair and sa system po, which is nung last summer po ginanap. At nakakuha ka ng silver medal. Ito, tignan na muna natin mga Dapper Cards, yung para invention ni Lian. Yan, para maniwala, bossing. Ito po. Stair assistance. Hihilahin ka. Ang galing. Parang siya yung nag-guide. Tutulungan ka umakyat. Lian, sino yung dumaan sa likod? Hindi na sama ate. Pasers by lang. Lian, bakit yun din naman naisip mong invention? Yun po, kasi gamit po yung resources na meron kami sa school. Isa po yun sa mga naisip namin feasible. Since madali lang din po yung approach na simple lang po. Gumamit lang po ako ng mga motor, tapos conveyor belt, which is makikita naman po sa kahit anong madaming processes. So, naisip ko po, pwede po natin ito ma-apply and pwede po namin i-target sa pagtutulong sa pag-asisagdan, sa mga matatanda, sa mga may hirap po or may injury for those in recovery. So, and also, sa school rin po, not only yung mga resources na meron kami, bilang sa school po na wala rin naman pong elevator, mahirap rin po yung akit baba sa Agdan. So parang isa na rin po yun sa mga motivations na parang pwede po yung project na to. Ano yung hawak mo dyan, Karen? Ito na po yun, boss. Ay! Paano? Pwede mo magpakita, Lian, kung paano? Paano ang mechanism niyan? So, ito po. Hawak ko po ngayon yung prototype na ginawa po. Ngayon po, nakaserve po siya as, thank you, attachment po sa cane. Pero yung cane po na to is natatanggal and pwede swap naman po sa cane, other canes. Yes po. Basically, pag inon po siya, ganyan po. Yung railing po, pwede po siya dumaan dito. And then nag-a-adjust po yung grip, depende sa size ng railing. Depende sa lapad. And yung after na-attach na po siya nung user, kung nakita niyo po sa video, pwede po siyang automatic didikit. And then, yung speed niya po, nakadepende po sa pindot ng user. So, pwede po bumilis and then after 3 levels, babalik po siya sa base level. And under lang po siya if yung user is nakahawak. So, basically, if hindi po nakahawak yung user, hindi po siya a-under mag-isa. So, yung priority po namin doon is yung safety ng safety user. Talaga. Tapos yung paghila niya rin po, nakadepende sa speed. Tapos pagpapahila rin naman po siya, since yung hold po is pababa, hindi rin po siya basta-basta matatanggal unless pataas na po yung hila ng user. So, pwede po siya madali mapasok and madali malabas po. Magandang mga testing mamaya yan dyan sa 10th floor, sa baba. Itatry mamaya. Eto, Lian, kung titignan natin parang ang liit-liit lang, pero for sure mahal yung mga ganyan. Sabi mo, di ba, nagkumpu-kumpu ka lang ng mga motor. Magkano yung nagastos mo sa ganitong isang unit? So, ito pong prototype po na gastos ko po total is around 3,000 pesos po for ganitong material. And yung chassis po, ginamit ko po yung parts sa Skylab namin na nakagaling po sa other robotics projects namin. And then, nagawa ko po yung chassis. And then, kasama na po lahat ng electronic parts. Yung prototype po na to is 3,000. Pero yung malaki pa po siya right now, although kasi po, nakalabas pa po lahat ng electronic parts. Miss prototype pa po siya. So, para readily accessible po yung mga parts na pwede palitan, pwede i-charge yung battery and such po. So, hindi pa po siya naka-target po for mass production, for testing pa lang po.
Mumura yan pag naging mass production na. Mas magiging mura, available. Ba't mo naisipan ng elderly na yun ang tulungan? Yung sa elderly po, kasi madami, sa Filipino households po, madami naman po, madami pong bahay na may lola na nakatira. Tapos kahit sa school po, may mga teachers na matatanda na umaakyat ng hagdan. Minsan nga po din na umaakyat kasi hirap na po. Tapos, yun po, yung pag-assist po sa hagdan, hindi lang naman po siya for elderly. Although, malaking part po siya na pwede matulungan, marami rin pong tingin namin pwedeng mag-benefit from assistance sa stairs. And isa rin po para sa pag-save po namin ng money is pwede po siya for physical therapy, yung magtutulong po sa practice ng walking. If dalawa po, basically, yung cane po na to is pwede po siya ma-adjust for kapag dalawa na po yung railing. And then, dito na po hahawak sa gitna yung user para under na po siya. So, hindi na po kailangan ng dalawa. Parang ganun po yung purpose nung cane na to. Although, pwede pa rin po siya matanggal. If pwede pong, if i-lock in sa specific railing para sa user. Ang daming purpose, pwede rin siya pang self-defense. O, oh, ma- oh, ate. Diba? Pwede rin pang ano. May espada ba sa loob din? Selfie. Wala po, sing. Thank you, Lian. Laser sword. Lolo namin, lolo namin. Espada. Very good. Okay. Wala mo nang uwi. Simulan na natin ang round two. Bakit wala? May 20,000 ka pa, Romel. Mas galingan mo pa sa pagkilates, ha? Dahil kapag nagkamali ka, minus 15,000 naman. Ay! Huwag ka pabayan. Yes, boss. Dito sa round 2, may nalalaman pa rin kay Sam ang kwentuhan natin. Alamin na natin ang tanong. Tanong! Dahil sa Jingle Bell Rock, ang tanong, nong! Si Samba. Samba? Sayaw yan, ha? Si Sam. Siya ba ay nagkaroon ng medals sa... O, Romel, ito mga pagbibilihan muli. Nandito ulit si Rice, ha? Pwede pong sa sports. Sports? Sports. Pwede rin po sa public speaking. Public speaking? Oh. Pwede rin sa math quiz bee. Quiz bee? Meron pa. Math? Pwede naman po sa singing contest. Yun. Ako, dun pa ako. Pinahirapan niyo yung OFW natin, ha? Sports, public speaking, math quiz B, or singing contest? Bukod sa pag-iimbento yan, ha? Meron siyang... Nagkaroon din ba ng medals si Sam? 10 seconds to decide. Timer, go. Singing contest. Ha? Saan? Singing contest. Yes, boss. Galing mo dun, ha? Ako, yun din yung pipiliin ko eh. Dahil mukhang singer ito si... It's not your final judgment. Hindi ka manadala sa pagsasalita niya. Ano? No, coaching. Sports po, sports. Ay, final ba? Final. Sports or singing contest? Hindi ka na isa. Singing contest. Sing contest na talaga. So that's your final judgment? Yes, bossing. Final na po yun. Final judgment? Lock it! Okay. Si Sim. Alamin natin si Samba ay nagkaroon din ng medal sa singing contest. Ayan na, kakanta na. Ay! Galing magsalita eh. We'll always love you. Quiz oh! Happy sa'yo eh. Spellboy! Alamin natin ang tamang sagot. Tingin ko yan. Sam! Ha? Saan ka punta? Wala. Ano? Ano ang tamang sagot? Public speaking. Oh, public speaking. Kaya maganda magsalita. Hindi public singing. Speaking. Ang galing-galing mo magsalita, no, Sam? Sumasali ka ba sa mga contest? Yes po. Most of my contest po is related po sa public speaking talaga. Like, extemporaneous po, declamation, storytelling, etc. Declamation. Anong declamation mo? Pinanalo? Yung recent declamation ko po is A Glass of Cold Water po yung title. English. Yes po.
Nakailang awards ka na, Sam? Estimated po since LM po siguro is ano po, around 30 na po siya. Wow! Around 30. Pero baka naman kumakanta siya. Tanungin natin, Bumalang. Kumakanta ka rin ba, Sam? Hindi po. Public speaking talaga, Public speaking, mami. Thank you, Sam. And good luck to you. Galing. Oh, okay. May natira pa ba? 5,000. May 5,000 pa naman pala, Romel. Thank you. Thank you, bossing. Thank you, good luck sa pagbalik ko sa Baray. Thank you, Romel. And thank you din sa mga yan. Pawala na pawala, bossing. Ikaw na. Thank you sa ating mga... ano kasi ginagawa mo eh? Sa mga young inventors na nag-share ng kanilang mga stories and inventions today. Patunay na kayo na anumang edad, basta determinado, maaaring ibida ang galing. Kaya kung may idea kayo dyan, bawal mahiyang subukan. Baka ikaw na ang susunod na game changer. Alan Kay? See you tomorrow, Dabaka! Dito lang sa favorite yung kabanting King Lunchtime, ang Team Wala! Anniversary pa naman ng Browns Bukas!